Ngayon, kakaliwa tayo ng 30th. Mamimiss natin tong lugar na to. Habang nasa Lao tayo, habang nasa bundok tayo. Ibang iba, malayong malayo sa itsura dito. Ang titira natin, pero doon tayo komportable. E dito, komportable ka rin naman dito kung medyo malaman-laman yung bulsa mo. Kahit walang laman yung bulsa mo, basta unlimited yung credit card mo. Ayos dito. Mayaman ka lang naman, huwag kang titira doon. Bakasyon ka lang. Masarap dito tumira sa Maynila pag marami kang pera, pag mayaman ka. Bossing ka eh. Utos-utos ka lang. Pero kung ikaw dito yung utusan, mura lang yung sahod mo. Mahirap. Yan. Ito, Central Square. Nasa left side natin yan yung Makati Shangri-La. Ay, no. Shangri-La BGC. Nasa right side natin, St. Luke's Medical Center. Hindi yan. Nasa likod ng building na yan. Kakaliwa tayo ng 5th Street. Yan, Shangri-La yan. Ano, so makakabili ka dyan ng relo na Omega. Mga matitindi. Yun, may pumasok na booking. PPI. W5th Street. Nasa likod natin, babalik tayo, mag-u-turn tayo. Mabuti nga dito ngayon mga kababayan dito sa BGC ngayon, hindi na ganun kahigpit yung ano, yung mga traffic enforcer. Grabe, dati mapapangis yung ano dito eh. Which is okay naman kasi huhulihin mo nang huhulihin yung supposed to be mga customer nyo eh. Kasi hindi naman, yung mga pupunta naman dito, mamamasyal, magsi-shopping, kakain, pamilya. Tapos huhulihin mo, parang sama sa loob nun ano, masakit yun eh. Ulihin mo. Ngayon hindi na eh. Yung Manila ngayon yung ano, mababangis. Sipin nyo, pupunta dito yung pamilya, sinabi ng tatay, okay, mag-ayos kayo, mamamasyal tayo sa BGC. Siyempre yung mga bata, tuwan-tuwa, no? Yay! Kakain kami. Tapos pagdating dito, nagkamali lang, uhulihin mo. Trauma yun sa mga bata eh. Kahit yung mismo sa driver, trauma yun. O, gaganahan ka pa bang kumain nun? Gaganahan ka pa bang mamasyal nun? Gaganahan ka pa bang mag-shopping nun? Ganun ang ginawa sa'yo. Tinikitang ka? Hindi na sila gaano eh. Dati, mababangis. Pakala mo, mga scout ranger dito yung mga ano eh. Nakapang big bite. Talagang hahabulin ka pa gano eh. Malamang ito yung pasahero natin. Mahalata mo naman yung pasahero eh, sa galaw. Ayan o. Siya yun. So ayan, nasa market tayo ngayon mga katribo, mga kabaryo. Yung nasa harapan natin si Rendra yan. So, isa to sa mga developed areas ng Taguig. Actually, dalawa na naman yung nagki-claim nito. Iba talaga pag maganda, no? Pinag-aagawan. Kiniklaim din to ng Makati. Dating Fort Bonifacio. BGC. Bonifacio Global City. Maganda rin ito. Kainan. Pwede ka rin mag-shopping dyan. Malawak yan. Hektarya yan. Ito yata pinakamahal na lupa sa Pilipinas dito sa area natin.
nasa 26th Street tayo. Yan, mga condominium yan, mga patribo. Pagbigaan. Bago yung building dito sa BGC compare sa Makati. Luma na kasi yung Makati. Pero marami rin mga bagong building na itinatayo. Dumating ako dito. Nadadaanan ko to. Sinasama ko ng pinsan ko dati. Dumadaan kami dito. Hindi pa yata to na privatize. Puro talahib to dito eh. Yung mga talahiban. Wala makitang building na ganyan. Ganda ng mga bilik. Pag dito ka nakatira, mayaman ka. Pag may unit ka rito. Dati nga yung bus kong Koreano, medyo may pera yun eh. Kasi nung bumili yun ng kotse, bumili ng Fortuner, umikot lang kami, nagbago yung nakaisip bumili ulit ng isang pang kotse, Camry eh. Bumili ulit, balik na naman kami ng kasa eh. Nag-inquire kami dito dati. Nasa ano eh? Nasa 95 million yung isang unit. Siguro 2 bedrooms lang yun. Hindi yung ganun kalaki. Doon sa area na yun. Pagpangalan ko. 92 million. Yung Serendra, nasa ano yan eh? Ano nga ba yung Serendra? Sabi na, 92 million, 2 bedrooms. So, nandito tayo ngayon mga kababayan sa corner ng 26th Street tsaka Sal Drive. Yan, puro condominium siya. Ano kaya feeling pag dito ka nakatira, mga kabaryo, no? Mga kaisla? Wow! Andito na lahat. Yung ambience, ang ganda. Wow! Dito, ang mahal ng mga units dito. Yung mga condominiums na yan. Nagtanong dyan dati yung bus kong Koreano. Nasa 95 million. 3 bedrooms ba yun? 3 bedrooms yata? 2 bedrooms. Hindi, no? 95 million. Walang lupa yun. 3 bedrooms lang yun. Pero secured ka naman. Bago ka mapasok, talagang dadaan muna sa security na malupit. Tapos pagbaba mo, andito na lahat, kainan. Tapos marami kang pera. Hindi wow. So nasa corner tayo ngayon ng 26 at 4th Street. Yun, may pumasok na buhay. Maraho tower, nasa gilid lang natin, dito lang yun. Papuntang Manila. Manila. So magle-left na lang tayo dito. Magle-left tayo ng para makapunta tayo ng Maraho tower. Pero sabi ng pasahero ko, yung pronunciation dahil dyan, Maradyo. Kasi tatlong person, 3 persons daw yan na parang corporation. Tatlong tao daw yung may-ari yan. Yung ako lang kung totoo. Kasi tinanong ko yan, ano ba yung tawag? Ano po yung tawag dyan? Ano po yung pronunciation dyan? Maraho, Maradyo? Saan yung Maradyo daw? Si Tupika Jenny. Ito yun, oh. Itong building na to. Ayan, kakaliwa tayo ng 9th Street. Ang dami pa rin tinatay yung mga building dito, mga katribo. Walang tigil, eh, no? Basta may ganito.
Yan, screen na yan. May tinatay yung building yan. Tatawid tayo ng 28th Street. Ayan. So, nasa area na tayo ngayon ng Bonifacio High Street. Mga shopping. Siguro itong bench lang dito yung medyo mura-mura eh. Yan, bench. Pero yung ibang shops dito, mahal. Yan, dami namamasyal dito. Kainan, pwede ka mag-shopping, yun, ganyan. Tulad yung nasa kaliwa natin, Nike, oh. Yan, Nike yan. Lang dito yung medyo mura-mura. Pero mahal na rin. Para sa iba, para sa atin, mahal na rin dyan. Magkano na yung brief kaya ng bench ngayon? Matagal na tayo hindi nakakabili ng bench na brief eh. Umpisa nung hindi na tayo nag-i-explore sa mga yababs. Wala na. Mumurahin na lang. Hindi tayo babayero na eh. Hindi totoo yan. Hindi naman talaga tayo babayero. Ever since. Wow! Ano ang gaganda ng ano? Building mga katribo. Kakaliwa tayo ng 30th. 30th Street. Magra-ride tayo ng first. Yung nasa tapat naman na yan, ano yan? Net Plaza, JP Morgan, call center. Ito mga condominium. Ito, condominiums din yan. Halos napakarami dito ang condominium sa Manila. Halos condominium lagi dito yung mga tinatayong building. Nandito tayo sa 2nd Street. Yung dolo nito, circle. Yun yung tinatawag na Borgo Circle. Yan, condominiums yan. Ganon din to. Isipin nyo yan, mga kababayan, no? Maraming kondominium dito sa Manila. Uso rito ang tayo eh. Kulang na yata sa space ng lupa, kaya yan, kondominium. So ito yung Borgo Circle. Ito, magandang kondominium dito. Mamahal ng unit dyan. Million. Mga 3 bedrooms lang yan, 2 bedrooms. Daming kaya. Maraming mga foreigner dito eh, mga puti. So ito yung Forbes Town Road. Ganda no, mga katribo, mga kabaryo, mga kaislang, ganda. Mamahal yan, mga condominium na yan. So ito yung Forbeswood Heights. Diyan nabugbog si Bong Navarro. Ganda no? Isa to sa pinaka most developed area ng Metro Manila.